Hello, yan sandali na uga yung aking camera. Hello, magandang araw o umaga sa sign ng Taurus ha. Kahapon wala si nanay, o pasensya na. Meron kasi akong check-up sa doktor. Kaya walang reading si nanay kahapon. Ay ano ha, ako'y babati sa mga nagdiriwang ng birthday ngayong ngayong ano, araw na ito ng Mayo sa mga Taurus, mahal kong Taurus 'yan. So ating ano ha, tanungin si Universe, ano po ba ang kaganapan sa inyo ngayong araw na ito sa mga iba sa inyo? Hanggang sa mga darating pang mga araw ng natawag dito ng Mayo. Ito po ay general reading ha, pwede pong mag-resonate or hindi. Tayo pa rin po ang may control ng ating buhay. Ito po ay gabay laang. So meron ditong King of Wands. So tingnan natin na. So ang King of Wands ninyo ay ito ay yung inyong wisdom, power. Judge, ano, judgment ba yon? Kung paano nyo i-judge ang sarili nyo, ang mga taong nakapalibot sa inyo, ang mga bagay-bagay, yan. So dito, ipinakikita sa Ten of Wands, na nagkaroon na ang iba sa inyo na kumbaga sa ano'y endings, completion. Baka ito'y may kinalaman. Maaaring ito'y may kinalaman sa inyong hanap buhay. Yan. Kumbaga dito ay very content. Kumbaga sa ano'y contentment ang iba. Yan. So, dito pinagmamasdan yung kanilang mga na-accomplish. So, dito maaaring ang iba sa inyo ay nagkaroon ng tagumpay yung kanilang mga gusto, wishes ay nakuha nila, nakamit. At dito naman ay kumbaga sa iba sa inyo dinidepensahan nyo kung ano yung pag-aari nyo o yung inyong mga pinaghirapan, dinidepensa nyo. Kung baga, ayaw nyo itong ma, kung baga, ano, maaksaya, ma-waste. Maaksaya sa, halimbawa, may mga taong, parang may mga taong nakapaligid sa inyo na, kung baga, ay nais. Kung baga ay may intensyon, yan. Dahil sa nakikita sa inyong kaunlaran, sa iba sa inyo, ha? So, dito, pinoprotektahan nyo yung inyong, kung ito'y about ano eh, about money, yung inyong mga pinaghirapan sa buhay. Yan. So, maaring dito, merong hindi masaya sa masaya para sa inyo. Yan. Parang may mga taong hindi masaya sa inyo. Oo. Kumbaga sa ano'y parang gusto nilang ikaw ay narito. Kumbaga eh, ayaw kanilang tumaas. Ayaw kanila dito sa posisyon na ito na maalwan, maligayang buhay. Kasi nakikita ko dito is mora sa pamemera. Wealth, yan. Resources, yan. So, dito ang iba sa inyo, maaaring inilalatag nyo na, kumbaga sa ano, binibitawan nyo na yung ibang mga responsibilidad na hindi nyo na kaya. Dahil ay, kumbaga,
ang iniisip din naman ninyo, yung inyong pangsarili. Dito nakikita para sa iba na ibig sabihin nito, nitong symbol na ito ay ako naman, yung sarili ko naman muna. Sarili ko naman. Dahil parang iba sa inyo matagal ng panahon na yung mga responsibilities siguro ng ibang mga taong malalapit sa inyo ay masyadong burden na. So, binibitawan nyo na. So, kayo naman ngayon, niisip nyo, yun namang inyong pansarili naman. Yan. Yan. Para ito'y mapunta kayo dito. Yan. Sa sitwasyon na magandang buhay. This is about, parang ito'y sa, ang nakikita ko dito'y pamimera eh. Once is, kasi ito pong sign ng once ay about money, resources, wealth. Yan. So, dito nakikita nga, binibitawhan nyo na. Yung inyong, dito sandali. Binibitawhan nyo na yung mga nakakabigat sa inyo. Baka ito yung mga responsibilities. Let's say, sa trabaho, yan. So, dito, ang iba sa inyo, maaaring nag-iisip kayo or na nagdadasal or yung wish ninyo para sa bago uling hanap buhay. Yan. Ito yung more on na your intuition, your minds. It's about your mind. So dito, kumbaga, ay ito, yan, binibitang muna. Itong nagpapahirap, kung ano ito nagpapahirap sa iyo, yan, ibinibitang muna. Sinusurrender mo na sa universe. So dito, kumbaga, sarili mo muna, yan. Sarili mo muna ang iintindihin mo para sa iyong kaunlaran. Ito pong nakikita ko is more on a wealth, money. Yan yung mga resources. Yan. Kasi nais ninyo itong ganitong buhay. Yan. So, ito yung inyong emosyon. Yan ang inyong emosyon. Gusto nyo namang kahit papaano ay ang inyong sarili ay ang iba sa inyo, ipampers yan. Total, naghihirap naman kayo eh. Oh, diba? Naghihirap kayo. So, kailangan naman paminsan-minsan ay ibitang mo muna kung ano ito. Para ang yung sarili mo naman ay kumbaga anong tawag dito? magkaroon ka naman ng time para sa sarili mo. Yan. So, dito, dito nakikita na kahit anong tawag dito, kasi ito ay about your mind, about your thoughts, your anong tawag dito, sandali po. Yung iyong pagdedesisyon, yung iyong mga pwedeng pagpilian, yan. So dito dito ang iyong desires. Yan. Kumbaga, bitawan mo muna ito. Yan. Kung ano itong mga nagpapahirap sa iyo. At magbe-build ka para sa sarili mo. Magbe-build ka ng iyong kung ano man itong resources na ito na gusto mong i-build. Yan. Yan. So, dito ay, kumbaga, ay parang nagkakaroon ka dito ng mixed emotion. Siyempre, gusto mong ang sarili mo muna ang unahin mo. Oo. Yan. Pero, since ikaw naman ay
Dahil nakikita dito yung emotion mo, yung emotion mo na pagiging empath, yung mabait. Very supportive ka naman eh. So dito parang, dito ang nakikita ko is kung ikay nasa posisyon na ito, pwede mong magawa. Let's say, pagtulong, pag-share sa iba, sa relatives, o kahit sa mga friends na malalapit sa iyo na nangangailangan. So dito, napagtagumpayan mo. So, meron ditong emosyon na napagtagumpayan mo. Yan. Kung ano man po itong napagtagumpayan nyo. Dahil kasi, ang nakikita ko dito is more on emotions at saka yung inyong wealth, yung inyong anong tawag dito, yung inyong pansariling yung resources nyo. Halimbawa ay ang inyong hanap buhay, yung kung saan yung kung ang inyong magandang buhay yun. Kasi ang wants is a sign of money. Yan. So dito nakikita yung elements ng Aries, Leo and Sagittarius. At dito naman po sa Cups, nakikita dito ang elements ng Cancer, Scorpio at saka po ng Cancer, Scorpio at Pisces. So dito ibig sabihin ang inyong emosyon ay very cool. Oo. Hindi naman kayo kumbaga sa ano eh, hindi kayo height yung very high. Kumbaga sa ano eh, piyere ang damdamin. Yan. So, sa ginawa ninyong desisyon dito, yan. Ay, ano, ito kasi isa, may element dito na Gemini, Libra, and Aquarius. So, dito yung malalim na pag-iisip. Ibig sabihin, kung yung naghahanap kayo dito ng solusyon about this, yan, sa mga responsibilities, problema, sa pamemera, sa inyong mga taong nakapalibot, maaring ito'y mga tao sa trabaho or your mismong trabaho mo, yan. Baka maraming responsibilities na inaatang sa iyo sa iyong trabaho. Kung kaya't dito nakikita ang element ng Gemini, Libra, Aquarius. So dito, maaring may binubuo kayong sasabihin. It's about communication, nakikita ko. Communication. Sa pamamagitan ng pag-solve ng problem, ano ang sasabihin niyo? Paano nyo ito ilalatag, sasabihin? Yan. Dito, paano nyo ilalatag, sasabihin? Yan. About this, mga nagpapabigat sa inyo. Yan. So dito, makikita yung elements ng excuse me, ha? Cancer, Scorpio, Pisces. Yan, na kayo naman ay malumanay. Malumanay kayo. At ano pa nakikita ko? Sandali ha. So dito, nakikita na some of you, wala na kayong mga baggages or mga nakaatang sa inyong dibdib. Meron kayo ditong elements ng fire, Aries, Aries, Leo, Sagittarius. So dito, ito ay about trabaho. Hindi kayo umiibo dito, pero you are working very hard.